Mainit ang salubong kanina sa grupo ni Mayor Isko Moreno nang dumating sa Kapitolyo ng Bataan sa Balanga. Dumalaw din ang grupo kay Bishop Roberto Santos ng Diocese ng Bataan. Pero higit na kinatutuwa ng taga-Bataan ang pagdalaw ni Mayor Moreno sa mga nagbibilad ng tuyo. Sabi ni Vic Santos, unang pagkakataon na may kandidato sa pagkapangulo na dumalaw at nakipag-usap sa katulad nila. Matimbang kay Vic ang kandidatong lumalapit sa kanila at hindi yung nakikita lang sa TV o social media. Kung sino talaga yung nasa puso niya makakatulong sa mamamayan ng Puerto Rivas, talagang yung maaari yun yung iboto ko. Sabi ni Mayor Moreno, ang malaman ng hinaing ng tao ang talagang sadya ng punta nila sa Bataan. Bukod doon, pinili din ng alkalde na dalawin ang Bataan kung saan siya namasukan noon tuwing anihan ng palay. Tinagpo din ng mayor ang mga kasama noon sa trabaho at mga kapitbahay. Dito halos yung mga ibang kamag-anakan ko na burol na libing dito. Ang lolo ko, nanay ko dito rin na namatay noong last year, no? So very nostalgic. Parang ano to, ABS-CBN, maalala mo kaya. Tinutukan naman ni Senador Manny Pacquiao ang pagkakaiba ng posisyon ng Malacañang sa ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa paggamit ng face shield. Tanong ng senador, hindi ba nag-uusap ang Malacañang at DILG at alin sa kanila ang susundin ng publiko tungkol sa paggamit ng face shield? Binanata naman ni Calyody de Guzman ang negosyanteng si Ramon Ang sa panukalang bilhin ng gobyerno sa kanila ang Petron. Tinawag ni Partido Lakas ng Masa Presidential na exit strategy via government bailout ang panukala ng business tycoon na ibenta sa gobyerno ang Petron hulugan sa susunod na 5 taon dahil bumababa na ang popularidad ng industriya ng langis at papunta na ang mundo sa clean, renewable energy. Iginiit ni Calyody na nagkukunwaring makabayan si Ramon Ang, pero ang katotohanan, anya, naghahanda ang negosyante na lumipat sa mga negosyong mas malaki ang tubo. Nasa Batangas naman kanina ang Team Lenny Kiko na naghayag ng interes na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Sabi ng Vice Presidente, duplikado lang ito ng trabaho na ginagawa na ng mga ahensya ng gobyerno. Bukod doon, mas mainam pa ayon kay VP Lenny na gamitin sa mga frontliners ang pondo ng LCAC na baka abusuhin din at magamit sa panggigipit ng mga Pilipino. Ako yung pinaka-takot ko talaga na may ganito na parang very powerful na grupo, baka maulit-ulit yung pang-aabuso na nangyari sa Tokhang. Maganda yung intention, pero pag nabigyan ng masyadong maraming kapangyarihan saka suporta galing sa pamahalaan, baka dumating yung panahon na magamit ito sa hindi tama, magamit bilang harassment. In-increase yung budget ng NTFLCAC, pero tinapyasan yung budget ng mga ospital sa gitna ng pandemya. So justified na dapat ilipat yung pondo. Question naman sa prioridad ng gobyerno sa pagbili ng gamot, medical at dental supplies ang puntong inihain ni Senador Panfilo Lacson sa Senado. Matapos malaman mula sa Commission on Audit na may 75 milyong pisong halaga ng gamot ng gobyerno ang alin sa expired o malapit ng ma-expired. I'm not against appropriating funds for the purchase of drugs, medicines, vaccines, medical and dental supplies. But here's the catch, Mr. President. Ang sabi ng COA, 95 million pesos were found, yung mga drugs, ano, mga medicines, were found to be nearly expired or have expired due to deficient procurement. So we're now again funding putting in 30 billion pesos to purchase drugs. As I said, I'm nothing against this, but you know, if we are wasting money for the procurement of nearly expired or expired drugs or expiring drugs, then what's the sense of spending a lot more money? Naglabas naman kanina ng press release ang kampo ni Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabing dagdag na 25 cause-oriented groups ang nagbigay ng suporta sa kandidatura ng anak ng dating Pangulong Marcos. Dumalo umano sa kanilang headquarters sa Mandaluyong ang
Progressive Alliance for BBM at naghatid ng manifesto ng mga organisasyon mula sa iba't ibang sektor. George Carino, ABS-CBN News.